What's up mga Karin Dragon TV? Welcome back to my channel and welcome po sa ating panibago na namang vlog. Sa hapong ito ay andito tayo ngayon sa gitna ng napakalawak na palayan upang mag-vlog or upang mag-experiment tungkol dito sa dalawang chemical. Actually, ito ay isang brake fluid and then ito namang nasa nakabalot or ito is chlorine. So guys, i-experiment natin to, paghaluin natin tong dalawang to, tingnan po natin kung ano yung magiging chemical reaction right after na maghalo itong dalawang materialis na to or itong dalawang chemical na to. Pero bago po natin gawin ito guys, gusto ko lang po na ipaalala sa inyo na wag na wag nyo po itong gawin sa loob ng inyong mga pamamahay dahil ito po ay chemical, so ibig sabihin delikado po to pagka ginawa nyo sa loob ng inyong mga pamamahay. And then next siguro is yung mga bata na makakapanood sa vlog na to ay pinapayuhan ko po na huwag nyo din po itong gayahin dahil ito po ay delikado, maaari pong magdulot ng isang napakalaking sunog at maaring magdudulot din po ito ng injury sa inyo. So ito po ay sinubukan ko lang na i-experiment ngayon upang malaman ko kung talagang ano po ang magiging chemical reaction nito. So bago po natin to gawin guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag nyo po kalimutan na i-subscribe ang aking channel, i-like, i-share ang ating mga video at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga sunod pa nating vlog. So siguro guys, yun lang po, inuulit ko, wag na wag nyo pong gayahin ito sa loob ng inyong mga pamamahay. So umpisahan na natin guys, watch this. So katulad nga po ng sinabi ko kanina guys, ito po ay isang napakadelikado. So huwag nyo po itong gayahin sa loob ng inyong mga pamamahay. Ayan. So medyo kinakabahan tayo guys dahil first time natin itong gawin, para lang may upload tayo sa ating YouTube channel and then at the same time siguro para na rin sa ating kunting kaalaman. So ito po yung tinatawag na chlorine. Buhos natin sa simento. Ayan, so konti lang gagawin natin guys kasi baka mamaya magkaroon ng hindi magandang effect. Ayan. So napakalakas ng hangin dito pero talagang pinagpapawisan tayo dahil medyo kabado. So ilayo lang natin. So ito na guys. I don't know kung kita nyo. So tingnan natin. Ayan, inilayo natin sa ano. So tingnan natin guys kung ano ang magiging reaction niya right after natin na malagyan ng brake fluid. Okay. So ito na. Medyo matigas. Ayan. Okay. Bukas na po. Bukas na ang brake fluid. So, umpisa na po natin guys kung ano yung magiging reaction niya. Ngayon, medyo malakas pa ang hangin so mag-ano muna tayo. Maghintay muna tayo na medyo kumalma yung hangin para hindi pumunta sa atin yung
chemical reaction right after na gawin natin ito. So, ayan. Umpisa na po natin, guys. Panoorin nyo po kung ano yung magiging reaction ng chlorine versus brake fluid. Magiging reaction. What happened? Bakit walang naging reaction? Ayan na, guys. Lagay tayo dyan. Medyo damihan natin para makita natin yung kung gaano. So I think, guys, mga nasa 1/4 kilo na itong nailagay natin. Ang kulang pa, dagdagan pa natin. So medyo nanginginig tayo, guys. Hindi sa basta. Kinakabahan tayo kung ano po ang magiging result ng ating experiment na ito. So siguro okay na po yan. 1/4 na tira. 1/4 yung ano. Dagdagan pa natin ng konti. Okay. So ito po, 1/4 po yung natira. Itago po natin ito. Dahil ito po ay ginagamit din po natin sa pampaputi ng ating mga damit. So pagka may maputi tayong damit na medyo nag-iba na ang kulay, lagyan lang natin ng konti nito at sigurado magbabago or babalik ulit sa dating anyo ang kanyang kulay. Tama ba ako? Dating anyo ang kanyang kulay. Okay? So butasan natin sa gitna. Baho. So tingnan po natin, guys, kung ano yung magiging reaction right after nalagyan natin ng brake fluid. Pero teka, itabi natin po ito dahil napakadelikado po, baka maabot ng chemical. Okay? So ilalayo po natin. And then, here we go. Itong isang brake fluid na to, I think mga nasa 100 ml, uubusin po natin to. Tingnan natin kung ano yung magiging talagang reaction niya. Pero tingnan muna natin, baka may tao. So, mayroong approaching na tao. Maghintay po tayo para hindi tayo maka-disgrasya. Okay, so medyo malayo-layo pa siya. Nako, puminto si ate, si kuya. Ayan. So bumalik siya. So ipagpatuloy po natin ang ating eksperimento. Let's go, guys. Konting ingat. Wait. Thank you.
takot. So tingnan natin guys kung ano yung magiging reaction niya. Medyo layo lang tayo ng konti. So guys, nakita niyo kung ano yung naging reaction niya right after na uusan natin ang brake fluid. Napakausap guys. At tingnan natin kung talagang usap lang ba ang kanyang nagiging reaction. Okay. Pusan ng fire, guys. Kaya delikado po talaga to sa loob ng pamamahay. Ganun. Huwag nyo po gawin ito sa loob ng pamamahay. Tingnan natin, obserbahan pa natin kung ano pa ang kasunod na magiging reaksyon. So hindi siya nag-post ng ano ng fire talaga. Pero nakita nyo guys, talagang umusok siya. Siguro kulang lang sa ano, kulang lang yung chlorine na ginawa natin o nilagay natin at saka yung fluid. Pero ganun pa man guys, nakita natin. Ganun pa man guys, nakita natin ang chlorine at saka brake fluid, eh delikado po na pagtabihin dahil nagiging flammable ang mga materials na to kapag ka nagkadikit, lalo na pagka natapon. So sa ngayon guys, yan lang po yung ma-share ko sa inyo between brake fluid at saka fluid. Delikado talaga. Tingnan natin. So yun, ang nangyari, nasunog yung chlorine.